Juni ang pangalan ko. At O ang blood type ko. 7 pa lang ako nung matuto ako mag-taekwondo. Okay lang ba kayo? Laman ng kahon na to ang mga sulat at diary ng mga magulang ko. Sa tuwing binabasa ng mama ko ang mga sulat, umiiyak siya. Nilalaman ng kahon na to ang mga liham at amoy ng nakaraan. Narito rin sa kahon na to ang first love ni mama.
ganon. Bakit bigla kang napatawag? Hihayain sana kitong sumama sa amin ni Alvin. Punta tayong art museum, manood tayong play. Bakit? Mamaya niya, maistorbo ko pa kayo. Hindi, no. Bakit ka makakistorbo? Tsaka gusto ni Alvin na sumama ka. Talaga? Oo naman, no. Si Shannon ang dahilan kaya kami nagkakilala ni Alvin. Nung minsan kasi, hiniling sa akin ni Shannon na magpadala ko ng email kay Alvin para sa kanya. Dalawang buwan ako nag-email kay Alvin para kay Shannon. Nakita kitang nakaupo at nagbabasa ng libro. Para kang isang picture noon sa isang postcard. Ang childish. Papalitan ko? Hindi. Okay lang yan. Mas gusto ko yung childish. Kung gusto mo pa rin magpakasal, hindi bas-bas ang makukuha mo sa akin, kundi sumpa. Alvin, araw-araw ako nagpapadala ng sulat sa'yo. Hindi nagtagal, sumali na rin sa theater group si Shannon. Kung ganun, sige. Bahala ka. Paalam, kung gusto mong magpakasal, magpakasal ka sa isang tanga. Nanatili akong gising dahil sa pigating dulot ng gabi. Nang dahil sa liwanag ng buwan, hindi ko inaasahang makita ang anino mo sa aking bintana. Hindi, mali. Hindi ganyan. Nang dahil sa liwanag ng buwan, hindi ko inaasahang makita ang anino mo sa aking bintana. Masyadong na-touch si Jordan nung bumalik si Emily para makita siya. Kaya kailangan naghahalo ang saya at ang lungkot ninyo. Lagyan niyo pa ng feelings. Nang dahil sa liwanag ng buwan, hindi ko inaasahang makita ang pag tinitingnan ko siya, parang nahihirapan akong huminga. Pero ni minsan hindi siya tumingin sa akin. Gusto ko siyang gayumahin. Tumingin ka. Tumingin ka. Tumingin ka. Huy! Music. Nung una kitang makita, ninakaw mo na agad ang puso ko ng mga sandaling yon. Ngayong narito ka na. Good. Hindi na tayo magkakahiwalay uli. Habang buhay mo ng pag-aari ang puso ko. Laki-lakihan. Ang galing talaga ni Alvin, di ba? Gusto ko yung mga lalaking passionate sa trabaho nila. Nakita mo? Hindi, mali, hindi ganyan. Nang dahil sa liwanag ng buwan, hindi ko inaasahang makita ang anino mo sa aking bintana. Ginagaya mo ko? Ay, hindi, Alvin. Si Junie nga pala to. Siya yung kasama ko nung una akong pumunta rito. Oh, kumusta ka na? Okay lang, salamat. Maraming babae ang may gusto sa kanya. Hindi lang si Shannon. Sa katunayan, pati yung babae nagtatrabaho sa student hall, nagugustuhan din siya. Judy the Song. Marco Yun.
Gino, oh. Nang buksan ko ang bintana ko kaninang umaga, alam kong parating na ang tagsibol dahil sa hanging puno ng pag-ibig. Ilalagay ko ang hangin niyo sa sulat kong ito at saka ko ipapadala sa iyong lahat. May ganun talaga? Sus! Ang corny naman. Sabagay, classic na kasi ang sulat na to. Kahit hindi ko pa siya kinakausap kahit noon, bigla na lang lumapit sa akin si Marco. Gawa mo ako ng sulat. Nalaman niya siguro na gumagawa ako ng sulat para sa iba. Naging kaibigan ko nun si Marco. Halos isang talampakan na nadagdag sa height niya nung winter. Para kanino? Sa fiancé ko. Sa fiancé mo? Anak siya ng kaibigan ni Papa. Ipinagkasundo kami ng mga magulang namin. Suwerte ka kung ganun. Hindi ka na mahihirapan na maghanap ng ide-date. Nakakaasar nga eh. Ang gusto ko sana, hindi lang isang ide-date ko. Ang kaso, napaka-stricto kasi ng papa ko. Lahat ng bagay gusto niyang malaman. Kung umarte siya, parang daig niya pa ang mga FBI agent. Ay! Maganda, no? Kaya lang, dahil anak siya ng isang congressman, sigurado akong mababaw siya. Dali! Ano ba? Oh, ikaw! Okay naman yan! Yes! Yes! Ayun na! Ayun na! Dali! Naman yan! Ayos! Ay, ikaw naman kasi. Hiniyaan mo makawala sa pagitan ng binti mo. Ang bagal talaga ng matagasyudad. Hindi naman syudad ang suwon, ah. Yung suwon lang syudad. Anong hindi? Loko, may city hall kami. Ah, teka. Ibabasok ko. Ikaw umuli. Manood ka, ha? Tuluan mo ko. Tsaka huwag ka na magreklamo para madali tayo matapos dito. Okay na. Oh, oh meron na. Oh, ito na nga, oh. Gino, uli mo na, dali. Yan, ito na. Sige. Bagal mo naman. Baka makawala pa, ha? Ano ba ginagawa mo, ha? Oo nga. Ah, yung babae ba? Apoy ni Tandang Song. Ang balita ko, taga-suwon siya. Sandali, taga-suwon ka, di ba? Oo. Oh. Ay, imposibleng makatuluyan natin ang mga gaya niya. Congressman yung anak na lalaki ni Tandang Song. Kung ganun, anak siya ng congressman? Natural, kailangan pa bang itanong yan? Oh, nakita niyo yun? Kumuha siya! Nakita niyo yun? Kumuha siya! Kumuha natin! Magandang mas na! Magandang mas na! May nakuha ko! Dito, dito! Hali kayo! Nasaan? Tingin nga ako! Dali! Ilintik na yan ang baho! Ito, nakakuha ko, di ba? Grabe, malaki ang isang to, ah! Ang dami niya kinain dumi ng baka! Alam ko na, sa lagubang yun! Sa lagubang? Mmm! Ang galing!
Hindi pa ako nakakita nun eh. Da, gusto mo bang makita to? Ipapakita niya raw. Ito. Hoy! Marumi yan! Galing yan sa dumi ng baka! Nakita mo na ba yung bahay na kinatatakutan sa may ilog? Ha? Huh? Oo. Pwede bang isama mo rin ako ron? Sige. Alam mo ba kung paano magsagwan? Oo. Kung ganun, magkita na lang tayo sa ilog bukas ng alas 12. Maliwanag? Anong sinabi mo? May sinabi siya sa'yo eh. Ikaw ah, iba talaga ang mga taga-syudad. Teka, turuan niyo ako kung paano magsagwan. Ha? Huh? Huh? Turuan niyo ako ha? Ano ko? Alam mo sa'yo ko! Pauleko ba? Pagpapalit niyo ah! Ano ko, tama na! Baho! Ang totoo niyan, marami nang kinuwento sa akin si Lolo tungkol sa bahay, pero ayaw niyang pumunta ako ron. Madalas niya akong pinasasamahan sa mga pupuntahan ko. Kaso sa pagkakataong ito, wala akong pwedeng makasama. Saka pag nagpasama ako sa mga tauhan ni Lolo, siguradong isusumbong nila ako. Teka, bakit ganito? Parang hindi tayo umaandar. Ha? Ang totoo niyan. Ngayon pa lang ako magsasagwan ng bangka. Gino o ang pangalan ko. Oo nga pala. Hindi pa ako nagpapakilala. Ako naman si Judith Song. Taga-Suwon ka raw? Oo. Taga-Suwon din ako eh. Binibisita ko lang dito yung tiyuhin ko. Ganun ba? Pambihira talaga ang pagkakataon. Baka ito na nakatakda. Ha? Huh? Wala. Talaga nga kaya mayroong multo rito? Ikaw ba? Nakakita ka na ng multo? Oo naman. Araw-araw pa nga eh. Talaga? Nakikita ko sa salamin. Ang totoo, isa akong multo! Huwag ka mang ganyan. Okay ka lang? Oo.
Layan yata ako. Pasa na kita. Sige na, papasa na kita. Huwag ka magalala. Hihinto rin mamaya yan. Ipampunas mo to. Tila ng ulan. Pumunta na lang ulit tayo sa ilog. Medyo malayo na yung bangka pero maaabutan natin yun.
Pwede bang sa'yo muna tong alitap-tap na to? Kinarga mo ako maghapon, tapos sinuli mo ako niyan. Pasensya ka na kung ito lang ang maibibigay ko sa'yo. Sige, akin na yung alitap-tap. Ilang araw siya nagkasakit matapos yon. Dahil doon, dinala siya sa isang malaking ospital sa Seoul. Matapos mamatay yung mama niya, nagkasakit siya ng matindi. Pero nung makabalik siya mula sa probinsya, ang balita ko, mas malusog at mas masaya na siya. Ang totoo, masakit sa akin na gawin yung sulat na yun para kay Marco. Pero ginawa ko yun dahil marami akong gustong sabihin sa kanya. Ang ganda nito. Bilang pasasalamat, ipapakita ko sa iyo yung specialty ko. Sige. Maghintay ka sandali. Kailangan mong gumanga. Pag nakatikim kasi ang bibig mo, iisipin ng mga tao, peke yun. Manood ka. Alam mo kung anong kanta yun? Moonlight of Sheila? Hoy, kayo dalawa! Ano bang inuupo-upo nyo dyan? Hindi pa nga tapos yung mga gawain nyo rito eh! Siguraduhin yung walang matitirang dumi, ha? O tayo, ba't ang baho? Meron bang dumi rito, ha? Ha? Gino! 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 Ba't sumisigaw ka sa library? Sira na bang ulo mo? Tignan mo, invitation to. O bakit? Si Gino o ba kayo? Mga chismoso yung mga yun ah. Ano bang imbitasyon yan? Doon ko napapakita. Ay, no, 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 no.
Alis lang yan. Uy, maraming salamat. Ang susunod na magtatanghal, ang sophomore student na si Judith Song. Tutugtugin niya ang piano sonata 8 ng sikat na kompositor na si Beethoven. Salubungin natin siya na masigabong palakpakan. Uy, ano ba? Okay mo na? Bakit mo nakatayo dyan? Salamat, Tito. Congratulations. Kumusta na yung paa mo? Ayos na. Wala ka ng sipon? Wala na. Masyado ako nag-alala sa'yo. Ah, nga pala. Nagustuhan ko yung naging pagtatanghal mo. Kailangan ko pang magsanay. Pasensya na, baka hinahanap na nila ako. Ang totoo, tumakas lang kasi ako. Hanggang ngayon nga pala, nasa akin pa yung alitap-tap. Maayos ang kalusugan niya gaya ko. Yes!
Ayos lang kayo? Gusto niyo na maiinom? Sandali, alam ko na. Buti pa, lumabas muna tayo sandali bago natin ipagpatuloy ito. Makakabuti sa'yo sa sariwang hangin sa labas. Sigurado mas gaganda pakiramdam mo noon. Oo nga naman po. Hindi naman namin kailangan madaliin ito eh. Pwede namin itong ituloy kapag mas maayos na ang pakiramdam ninyo. Oh, siya. Sige na nga. Ay, mabuti naman. Napapahag ko namin. Marami kasi ako ipapakita sa'yo magagandang lugar dito. Ah, binabalak niyo ba, mamasyal? Kung gusto niyo mag-picnic, sabihin niyo lang sa akin. Ipaghahanda ko kayo. Okay naman yung lights ko, di ba? Kailangan ko nang umalis. Bakit aalis ka na agad? Ililibre pa tayo ni Alvin ng dinner. Makaka-istorbo lang ako sa inyo. Ay, ikaw talaga. Napakatalino mo talaga kahit kailan. Ah, Alvin! Sabi ni Junie, alis na siya! Sumabay ka na sa aming mag-dinner para mapag-usapan na natin yung tukos sa play. Alvin, hindi nagbabago ng isip si Junie. Tama ba ako, Junie? Oo. Kita mo na? Sayang naman pala. Mas okay sana sumama ka. Grabe. Ngayon lang naging ganito kabait si Alvin. Alam mo, kaya niya 'to ginagawa dahil kaibigan kita. Pero ang totoo, okay lang kahit umalis ka na. Bye! Sandali! Naganda ako ng maliliit na regalo. Don't worry, naganda rin ako ng para sa'yo. Naku, siguradong hindi ka makakatulog mamaya. Usually, hindi naman ganito si Alvin eh. Ang kaso, kaibigan kita. Kung hindi dahil sa akin, hindi ka niya tatartuhin ng ganyan. Pili ka na isa. Junie! Ah, ang totoo kasi niyan, mas gusto ko yung regalong kinuha mo. Palit na lang tayo. Okay lang ba? Bye-bye!
kapag nasisinaga ng araw ang dagat, ikaw ang naiisip ko. Kapag nasisinaga ng batis ng liwanag ng buwan, ikaw ang naiisip ko. Talaga? Yun ang nakalagay? Grabe na ka, kilig! Mukhang gustong-gusto na nga talaga ako ni Alvin. Naku, kailangan mo yung ibigay sa akin bukas. Okay? Oo. Wala nang dahilan para makita ko pa siya uli. Si Shannon nga ang gusto niyang makasama. Kapag nasisinaga ng araw ang dagat, kapag nasisinaga ng batis ng liwanag ng buwan. Ito! Okay, lumamang pa. Oo, sayang. Ayos na eh. Tapos ka na? Hindi pa, sandali. Ganyan talaga. Wala nang magkasa. Ilagay niyo sa lalagyan ng bawel sample niyo. Mamayang after lunch, kailangan niyo yung ipasa. Maliwanag! Opo, sir! Yung mga wala pang bawel sample, dumumi na! Narinig nyo! Pigit ko ang mata ko. Ikaw ang mag-guide sa akin. Okay? Hindi ako sisilip. Sige. Nga pala, pagkatapos ng klase, gusto mong sumama para mag-folk dance? Folk dance? Magkikita kami ron ni Judith eh. Yung papa ko at ang papa niyang nakaisip na magkita kami ron. Gusto raw kasi nilang magkaroon kami ng magandang libangan. Marami mga babae ron, kaya makakapili ka. Sumama ka na. Hindi ko alam eh. Marco!
Ako? Gusto ko maging isang newscaster. Kaya nga lagi ako nagsasanin na magsalita eh. Ikaw, Gino, kaya mo bang gawin to? 77 puting tupa! 77 puting tupa! Ano sa tingin mo? Ang galing ko, ano? Kaya ko pang pabilisin yon. 77 puting tupa! 77 puting tupa! Gusto niyo pang bilisan ko? 77 puting tupa! 77 puting tupa! Ikaw nga, Gino, subukan mo. 77 puting tupa! 77 puting... 70 puting pitong... Ay, naku! Mukhang kailangan mo pa ng maraming practice. Ganito, gayahin mo yung sasabihin ko. 77 puting tupa. 77 puting tupa. 77 puting tupa. Buti pa, mauna na kami sa inyo. Ako nang bahalang maghatid kay Judith. Bahala ka na kay Nancy. Okay? Bukas na lang. Nag-enjoy ako. Mag-iingat kayo. Kay Ren, Judith. Good night, Marco. Ano pang hinihintay mo? Umalis na tayo. Gino? Buti pa, yung mas madali na lang ang gawin mo. Ito, subukan mo to. Aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan. O ano, madali diba? Subukan mo. Ha? Sabi ko, subukan mo yun. Ang ano? Aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan. Yun ang tinutukoy ko, subukan mo yun. Hindi ko kayang gawin yun. Nabubulol ako eh. Hindi mo kaya yun? Aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan. Ang dali-dali lang nun. Aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan, aklat pangka Tagalugan. Magandang gabi na lang. Salamat. Walang anuman yan.
nakala magsusulat siya ng card para sa akin. Ikaw pala. Oo. Saan ka pupunta? Sa library. Malayo yun ah. Hindi malayo yun. Tsaka, hindi ako gaano mababasa kung hihinto ako sa bawat building. Ganun, sasamahan na kita. Meron tayong payang. Bilisan mo tumakbo ha. Isipin mo shed yung susunod na building. Gusto kong ipaalam sa inyong lahat na mahalaga ang araw na ito para sa atin. Dahil sa araw na ito, magsisimula ang isa sa mga pinaka-importanting bahagi ng buhay niyo sa paaralan niyo. Kaya hanggat maaari, gusto kong namnamin at isa puso niyo ang bawat sandali na magaganap mula sa araw na ito hanggang sa susunod pang mga araw. Bakit? Alam mo ba, hanggang ngayon, hindi pa siya sumusulat sa akin. Sino si Judith? Oo. Kinakailangan niyong maging matatag. Kailangan niyong maging bakit? Malakas. Hindi ko alam. Ang totoo, hindi ako yung tipong isang babae lang ang magugustuhan. Ang antas ng pagkatao ng pero sa tingin ko,
Gusto ko talaga siya. Marco! Marco! Marco? Magandang araw. Anong ginagawa mo? Bakit ka nandito? Ang totoo niyan, hinihintay talaga kita. Bulaklak para sa'yo. Judith, gusto kita. Sana, sagutin mo rin yung sulat ko. Bakit ganun? Masyado ba ako matangkad? Ba't lagi ako inihimatay? Hinihingal pa ako eh. Dahil kay Marco, di ba? Ano sa tingin mo ang dapat kong gawin? Sabihin mo sa akin. Hindi matinong tao yun si Marco. Hindi totoo yan. Mabait siya. Kaya nga hindi siya matino eh. Dahil masyado siya mabait. Si Marco. Hinihintay niya ang sulat mo. Wala nang pag-asa, Gino. Wala na tayong magagawa para sa ating dalawa. Huwag mo sabihin yan. Alam ko na mayroong pamparaan. Hindi. Wala na tayong magagawa, Gino. Hanggang dito na lang to. Masasaktan lang tayong dalawa. Huwag kang susuko, Judith. Ang mas mabuti pa siguro, huwag na ako makipagkita sa inyong dalawa. Mas makakabuti kung wala na lang akong pipiliin. Hoy, batang limusin! Halika! Aba, ayos ka rin ah. Bakit hindi ka nagbabaw ah? Ano, wala ka ba talagang balak magbigay galang? Ha? Bakit? Akala mo porque may sarili kang driver, hindi mo na kailangan magbaw? Ha? Hindi na nga nakabuto na yung polo mo. Nakabaliktad pa yung badge mo. Umanda ka. Matinding sakit ng katawan ang daranasin mo ngayong araw. Sisimulan ko na ang pagpaparusa sa inyong lahat. Kung pangilan kayo sa pila, ganun din karami ang palo. Pag dumapat ako sa inyo, sabihin nyo kung pangilan ba kayo sa pila. Maliwanag! Yes, sir! Hindi ko kayo marinig! Maliwanag! Yes, sir!
Pampito! Teka, teka! Ano ba? Maayos ka! Aray! Aray ko, aray ko! Umayos na! Huwag mo mabalihan ang braso! May isa ka pang penalty! Diba uli? Anak ng... Wala ka ba narinig? Sabi ka ba? Oh, ikaw! Bangila ka sa pila, ha? Di ba, ali? Alam ko na naman eh. Bangil labing siyam ka! Isa! Diba! Tablo! Hoy! Bumawan ka dyan! Bangon! Ano ba? Hoy! Ano nangyari sa'yo? Tungkol kay Judith? Sa tingin ko, hindi niya ako gusto eh. Binigyan ko siya ng bulaklak. Hinalikan ko pa nga siya. Pero wala siyang naging sagot. Hinalikan mo siya? Oo. Kapag nasisinagan ang araw ang dagat, ikaw ang naiisip ko. Kapag nasisinagan ang batis ng liwanag ng buwan, ikaw ang naiisip ko. Ay, ang galing nun, di ba? Oo nga. Nandiyan na yung bag. Basta lang. Huwag kang magpapaulan. Dalhin mo na to. Ayan, umuulan na. Gusto mo bang makuryente? Nasisiraan ka na. Huwag tayo mag-iwalay ng ganito. Mag-usap muna tayo. Kahit sandali lang. Wala namang magbabago eh. Bale, wala rin kahit mag-usap tayo dalawa. Bitihon mo ako pakiusap. Oh.
isulat mo. Heto na. Hindi ko na kailangan yan. Bakit? Hindi naman siya sumasagot at nakukonsensya ako. Mula ngayon, ako na magsusulat. Sasabihin ko ang totoo. Pagkakataon ko na, balita ako may sakit siya ngayon. Naulanan siya. Kaya isinugod siya sa ospital. Nagkasakit siya dahil sa ulan? Nasa ospital siya ngayon? Oo. Kaya pupunta ako siya sa ospital. Kapag binisita ko siya ron, matutuwa siya sa akin. Sasabihin ko, hindi talaga akong gumawa ng sulat. Hindi ko sasabihin ikaw yon. Ang totoo niyan, hindi ako yung tipo nagkakagusto agad sa babae. Pero talagang nagustuhan ko siya. Gino! Gino! Tawag ka. Sir! 24, 27, 30, 32. Iinumin ko lahat yan? Tingnan mo nga yan. Mayroon kang mawworms, intestinal worms, hookworms, at saka roundworms. Ano bang kinakain mo? Ang dami mong bulate ah! Dahil sa'yo, ang klase natin ang may pinakamaraming bulate. Pero, hindi ko naman ho yung dumi. Eh, kanino pala? Ikaw ang may pinakamaraming alaga sa tiyan. Kaya inumin mo na to. Bilisan mo! Marco yun! Tatlo ang iinumin mo. Isa lang pinagkunan natin ah. Oo nga, pero may mga parting maraming parasitiko at meron namang wala. Paano mo nalaman na nandito ako? Humuntak pa na mukha mo. Wag. Hayaan mo na. Hindi pa ako naghihilamos eh. Maganda ka pa naman eh. Paano mo nalaman nandito ako? Sinabi ni Marco. Ba't natatawa ka? Nabilitaan ko kasi. Ang dami mong ininom na gamot para sa bulate. Nakakainis naman. Ang daldal talaga ni Marco. Meron pa ba siyang ibang sinabi? Tahimik siya nakaupo kanina. Matapos niyang sabihin sa akin yun, umalis na siya. Talaga? Hmm. Nakakapagtaka naman. Talaga nagkasakit ka? Hmm. Pasensya na. Wala na akong ginawang tama. Maliban sa pagkagusto ko sa'yo, wala na ako ibang magandang katangian. Hindi totoo yan ah, marami. Kaya mong uminom ng maraming gamot para sa bulate. Huwag kang tumawa. Seryoso ako, Judith. Yung tungkol sa atin, sasabihin ko na kay Marco, huwag na nating ilihim para malinis ang konsensya natin. Alis na ako. Ito ba ang kwarto? Ang kawawa akong mamanugangin. Bakit naman kasi nabasa ka ng ulan? Huwag ka nang bumangon. Mahiga ka muna. Huwag mong ipagwalang bahala ang simpleng sipon. Baka mauwi yun sa pulmonya. Judith, gumakain ka ba ng mabuti? Basta kumain ka lang, ha? Para gumaling ka agad. Pasensya na. Mukhang maling kwarto na pasok ko ah. Oh.
Mali kwarto nga ito. Isara mo ang kamao mo. Itaas mo ng ganito. Suntukin mo ako. Ba't kita susuntukin? Bilis, suntok na! Ayoko nang sinasaktan ako. Ayoko rin makasakit ako. Kahit lagi akong sinasaktan ng papa. Makinig ka! Gusto ko si Judith Marco! Ang totoo niyan, ibinigay niya sa akin itong pintas ng nakaraang summer! Okay ka lang? Nakakainis. Natumba na naman ako uli. Huwag kang mag-alala. Kaya lang, yung kwintas, huwag mo ipapakita kay Papa. Paano kasi, yung kwintas na yun, regalo yun ni Papa kay Judith. Gino! May sulat ka! Hindi nagtagal. Bakasyon na namin. Ang buong akala ko, hindi ko na uli makikita si Judith. Alam mo, Gino, gustong-gusto na talaga kitang makita. At saka, gusto kong malaman kung ano na ang nagbago sa ilog natin. Kumusta na yung bahay na kinatatakutan natin at yung kubo natin? At saka yung bangka natin, maayos pa ba? Sana makita ko uli yun. Maayos naman ang lagay ko rito. Kahapon nga pala, pumunta si Marco. Dala niya yung address ng tiyo mo. Bukod doon, may sinabi siya sa akin na talagang ikinabigla ko. Sabi niya, ikaw daw ang gumagawa ng mga sulat na ipinapadala niya sa akin. Bakit hindi mo yung sinabi kaagad? Di bale, ayos lang. Alam mo ba, muntik ko nang itapon yung mga ginawa mong sulat para sa akin. Babasahin ko uli yun at iisipin kita. Meron nga palang naisip na ideya si Marco. Sabi niya, pangalan na lang daw niyang ilagay mo sa sulat na pinapadala mo sa akin. Nang sa ganun, iisipin ng magulang ko na kami ang nagsusulatan. Tumingi ka sa bintana. Pagdahan-dahan na gumalaw ang mga sanga dahil sa hangin, ang ibig sabihin nun, mahal ka rin ang taong minamahal mo. Tumingin ka sa labas. May niyebe na. Ang sabi nila, dapat kasama mo ang mahal mo sa unang pag-ulan ng niyebe. Pero ako, sulat mo lang ang kasama ko. Gustong-gusto na kitang makita, Gino. Magpapaalam ako para makapunta ako sa bahay ng lolo ko. Pag pinayagan ako, padadalhan kita ng telegrama. Sa mga oras na to, pag narinig mong tumitibok ang puso mo, ibig sabihin mahal ka rin ng taong minamahal mo. Ipikit mo ang mata mo. Pag may ngiti sa mga labi mo, ibig sabihin mahal ka rin ng taong minamahal mo. Gusto kong magpadala ng telegrama. Pakipirmahan mo na lang dito. Sige. Ang kaso lang, hindi yata umaayon sa akin ang kapalaran. Dahil yung isang sulat na ipinadala ko, bumalik sa bahay nila Marco. Si Judith, si Gino ang gusto niya. At ako, wala naman akong gusto kay Judith. Pareho sila. Gusto nila ang isa't isa. Naisip ko na magpaubaya na lang.
Nagmamahalan sila. Sila ang dapat magkasama. Ayos lang ho yun sa akin. Hindi ho. Mahal ko rin siya. Hindi ako susuko. Niloloko mo ako. Wala ka nang ginawang tama. Ha? Hindi pwede ang gusto mo masusunod. Ba? Kung ganun, wala pala halaga sa'yo mga magulang mo. Ha? Ha? Limot mo na ba kung sino siya? Anak siya ng isang congressman! Ha? Anak siya ng congressman! Ano ba ibig sabihin nun? Ha? Ang dapat sa'yo, mamatay na! Ang dapat sa'yo! Malapit na matapos ang bakasyon namin. Ito ang matagal ko ng pinakahihintay. Alam mo ako ano to? Sinturon yan, di ba? Hindi. Isang panghataw. Hinahataw ako nito. Kahit ayaw ni Papa, patuloy niya pa rin akong pinapalo nito. Kaya kinuha ko na lang. Ano ba ang magandang parusa rito? Kamatayan. Pareho tayo. Naisip ko yan. Yung dahan-dahan at masakit na kamatayan. O kaya naman, gutumin na lang hanggang mamatay. Ano kaya kung painumin ng pampatulog, patayin sa sakal? Mukhang maganda yan. Si Judith, ikaw na ang bahala sa kanya. Gusto ko lang na ulitin sa inyong lahat ang mahalagang bagay. Yun! Ano ba yan? Alisin niyo yan dito! Dalhin niyo agad sa klinika! Nasaan ako? Gaya nga nung sinabi ko, uulitin ko, sasariwain ko para sa inyo ang mga mahalagang bagay na itinuturo sa inyo ng paaralan na to para palagi ninyong maalala. Marco, huwag ka mamamatay! Marco, gumising ka! Huwag mo itong gawin! Pakiusap, Marco, huwag ka mamamatay! Saklola, tulungan niyo ako! Baka mapahamak na ang taong to, bilisan niyo! Marco! Marco! Ang sabi ko yung sinturo ng patayin mo, hindi ang sarili mo! Marco! Gumising ka! Idilat mo ang mata mo! Pakiusap, huwag ka mamamatay! Pakiusap! Gumising ka, Marco! Huwag ka mamamatay! Huminga ka! Huminga ka!
Sabi ko, huminga ka! Marco, huminga ka! Pumasok ka na. Pag nandun ka, gigising ka agad si Marco. Kaya puntahan mo na siya. Bilisan mo. Hintayin mo ko rito. Sana gumaling ka na.
Alam mo kung ano to? Payong. Kakaiba sa lahat ang payong na to. Pare-pareho lang ang payong. Naging espesyal ang payong na to dahil si Alvin ang nagbigay nito sa akin. Malamang, alam din ni Alvin na gusto ko siya. Natural. Pag pumupunta siya rito, lagi ka nalang nakatingin sa kanya. Heto, ibigay mo kay Alvin to. Hindi, ayoko pumunta ron. Ikaw na lang ang magbigay. Bakit? Nag-away ba kayo ni Shannon? Naalala ko, biglang umulan nung araw na yon. Nandito nun si Alvin, umiinom siya ng coffee. Maya-maya, parang may nakita siya mula rito sa bintana. Pagkatapos humarap siya sa akin, at ang sabi niya, "Ate, may dala ka bang payong? Bigla kasing umulan." Tapos ang sabi ko, "Naku, hindi ako nakapagdala ngayon ng payong eh." Humakbang siya at inilagay niya yung payong niya rito. Ang sabi niya, "Gamitin mo itong payong ko. Ayos lang daw kahit mabasa siya." At pagkatapos, tumakbo na siya palabas. Ate, may dala ka bang payong? Eto, ikaw na gumamit. Alam mo ba? Ang lakas ng ulan ng oras na yon. Sigurado basang-basa si Alvin dahil hindi niya dinala yung payong niya. Talaga nang espesyal ang payong na to. Buti pa, ibalik ko na to kay Alvin.
ano mo? Naglaslas ako ng pulso. Nakita ko kayo. Nakita ko kung gaano kayo kasaya. Talaga ba mahal mo ang babaeng yun? Mahal mo ba siya? Pinigil ko ang sarili ko. Tinuon ko ang atensyon ko sa kanya, kaya lang nalilito pa rin ang puso ko. Tama bang maniwala ko sa'yo? Pwede ko bang panghawakan ang sinabi mo? Oo. Isang babae lang ang minahal ko ng ganito. At ako ang babaeng yon? Ako ba yon? Mahal kita. Wala na ako ibang mamahal ko din. Ganon din ako. Ikaw lang ang mahal ko. Mahal na mahal kita, Alvin. Alvin, mahal ko. Shanna, ba't mo yung ginawa? Ha? At bakit pa't pangalan ko binanggit mo? Hindi mo ba alam na hindi mo pwedeng palitan yung linya? Dahil sa ginawa mo nasira ang lahat! Alvin, yun ang nararamdaman ko para sa'yo. Hindi ako maarte. Mahal kita. Mas mahalaga ang nararamdaman ko kaysa sa play na to! Pagkatapos noon, nag-date kami ni Alvin. Pinuntahan namin yung ilog. Kung saan nangyari ang masaya at malungkot na ng mga alaala ni Mama. Judith! Hindi ho! Anak niya ho ako! Junie ang pangalan ko! Naku, ganun ba? Kung ganun, nagkamali ako. Pero kamukhang kamukha mo kasi ang mama mo. Alam mo ba, napakarami kong naihatid na sulat noon para sa kanya. Ah, marami kong salamat. Sige! Alam ko rin kung ano ang nangyari sa mga magulang ko matapos ang ilang taon. Mga mag-aaral at mga mamamayan! Ipinapaalam namin na iligalig ginagawa yung demonstrasyon! Ipagbasa! Alisin ang korupsyon! Itayo ang taon! Tahiran mo nito ang mata mo para mabawasan ang sakit. Judith? Marco, ikaw ba yan? Lagyan mo nito yung mata mo. Tagal na nung huli tayo nagkita. Oo nga. Nga pala,
Meron ka bang balita kay Gino? Bumalik ka ng buhay, ha? Gino!
Hanggang ngayon, hindi ka pa rin nagbabago. Dahil kagaya noon, maganda ka pa rin. Pero, malaki nang itinanda ko. Sigurado akong nahirapan ka. Hindi naman masyado. Nga pala, si Marco, kumusta na siya? Maayos naman siguro ang lagay niya. Hindi kayo nagpakasal ni Marco?
nagpakasal na ako. Kailan lang?
Hindi nagtagal, nagpakasal ang mama at papa ko. Isinilang ako pagkalipas ng 3 taon. Pagkatapos, ilang taon pa ang lumipas. Miss Judith Song? Bago siya mamatay, hiniling ni Jimmy na isaboy daw ang abo niya dito sa ilog na ito. Ang totoo niya, si Gino. Nagpakasal siya kagad matapos siyang malaman na kinasal ka na. Nagkaroon siya ng isang anak na lalaki. Ito sa'yo. Tapos na tong kwento ko, malinaw ko pa rin naaalala yung baghari na nakita ko nung araw na yon.
그대 날 바라보고 있죠. 참아 말하지 못한 내 마음을 복사 뭔가 메모 알고 있었나요. 왠지 모르게 우리는 우연처럼 지내왔지만 무지개 문 지나 천국에 가도 사랑하면 알수록 그대 그리워 가슴 아파도 이것만은 믿어요. 끝이 아니란 걸. 우연처럼 쉽게 다가온 그대 이제는